Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Hello po ulit at welcome po sa aking channel, sa Teo Files. At nandito ako ngayon sa Pulilan, Bulacan, yung isang unang barangay na bibigyan ng ayuda mula sa national government. Pero bago po yan, mga kaibigan, invite ko muna kayo, baka po pwede i-subscribe nyo naman ang ating channel dito sa YouTube at Teo Files. And syempre, pakipindot na rin po ang ating notification bell para po sa patuloy nyo mapanood at makita yung ating mga videos. Tara po, tingnan natin yung mga tatanggap ng ayuda. So, ito po yung nakikita nyo ngayon ay 100 tao to natatanggap ngayon ng ayuda mula sa national government. At ito po ay sa barangay Santa Peregrina sa Pulilan, Bulacan. Ang ganda po ng ginawa nila dito ng sistema ng pamamahagi. Ang tatanggap po dito ay umabot po ng 450 mahigit na tao at sila po ang tatanggap ng 1,000 pesos per head. Ngayon, kung ang inyo pong bahay kung ilan po ang tao sa inyong bahay ay bibigyan po ng 1,000 hanggang 4,000. Ang 4,000 po, halimbawa, tatlo kayo sa loob ng bahay, makakatanggap po kayo ng halagang 3,000. At kapag kayo naman po ay dalawa sa inyong tahanan, ay tatanggap kayo ng 2,000. Apat na tao, 4,000. Pero kapag po kayo ay sumobra sa apat, ay 4,000 pa rin po ang ibibigay. Yun po yung hangganan na ibibigay sa tao. So ito po, nandito tayo ngayon sa Santa Peregrina, Barangay Santa Peregrina, Pulilan, Bulacan. Sila po yung kauna-unahang tatanggap dito sa bayan ng Pulilan. Napakapalad nila. Alam nyo ba na sa ngayon isa lang yung kanilang positive sa COVID? So ayan, magsisimula na po ang pamamahagi ng halagang 1,000 piso kada isang tao. So ayan, kung mapapansin nyo po ang bawat isa, mga naka-face mask po yan, naka-face shield para po makaiwas sa COVID-19. Yan po ay mahigpit na ginagawa ngayon dito sa Barangay Santa Peregrina. Ito yung isa sa mga tatanggap ng halagang gaano kaya bibigay kay tatang, ilang kaya sa loob ng bahay niya. Pumirma na si tatay. Matapos niyang pumirma ay lilipat naman siya dito sa kabila para siguro tanggapin yung pera na ayuda mula sa national government. So may pipirmahan uli yata si tatang. Ito na, tapos na siya pumirma at ngayon itatanggap na si tatay ng halagang 4,000 pesos. Tay, ikot ka dito, tay. Hindi, tayo na lang umikot. Yan. Yan. Ito naman, si kuya. Yan, parang ang bilis ng kanilang ginagawang pamamahagi at saka maayos, hindi siya nagkakagulo. So ito naman ay pumirma na siya at tatanggap na rin siya ng halagang 4,000 piso para sa isang pamilya. Yan, ganun lang kabilis yung ginagawa nila para makuha yung halaga, ang kanilang ayuda. Yan. Tay, pakibilang po, tay. Ilan po ang binigay sa inyo? Ah, 1,000 lang. Pero individual. 1,000 tao. Yan. Okay. So, ang bilis po ng kanilang ginagawang pamamahagi ng ayuda mula sa national government. So, ayan po ang kanilang ginagawa. Konting pirma.
Ito na, binibigay na sa kanya ang tapat niyong anay. Yan. Baba niyo po. Hindi po po. Baba. Ah, para kay pera po. Magkano po bigay sa inyo, Nay? 3,000. Ilan po kayo sa bahay? Tatlo po. Tatlo, yan. So, ganun kabilis yung pamamahagi nila ng ayuda dito sa Barangay Santa Peregrina, Ulilan, Bulacan. So, yun, talagang hindi naiinip at hindi mainit yung lugar nila. Kaya kung titingnan nyo, may nakapila yan, sandaan yan, pero sa tingin ko, within 2 hours, kaya ng pamahagi yung ayuda sa 100 tao. Pero 400 sila sa maghapon, tapos agad yan. So, ito naman, isang senior citizen. Tapos niyang pumirma. Pipirma uli siya dun sa kabila. So, ito na. Binilang ang pera. Iabot na kay nanay. Sabagay po yung face mask ng nanay. Tingin po. Yan. Ilan kayo sa bahay, nay? Lima, pero 4,000 po lahat. Thank you po. So, yun. Kaumpisa pa lang, pero marami nang nabigyan at mabibigyan pang iba. Okay. So, yan po. Ilang minuto pa lang nagsisimula, pero ang dami nang nabigyan. Halos ang nabigyan na yata, meron ng... So, yan po. Ilang minuto pa lang sila nagbibigay, nagsisimula. Pero marami na silang napagbigyan. Napakabilis po ng pila at hindi sila nahirapan dahil din ito sa sistema ng barangay official. Kung paano yung ginawa nila, sa 450 na nabigyan ay 100 muna ang pinapunta nila sa barangay, pinapila para hindi po mahirapan yung tao sa init at sa dami at siksikan, para masunod din yung protocols na social distancing. At lahat sila, kung mapapansin nyo, mga naka face shield at naka face mask. So yan po, mga kaibigan, at paalam na tayo. So yan po yung unang binigyan ng ayuda dito sa bayan ng Pulilan, Bulacan. So maayos, at sana ay ganito rin sa ibang barangay na may co-cover natin. Kaya po, mga kaibigan, muli po papaalam ako, Chopel Santos po. Para sa ating channel, invite ko po kayo na pakisubscribe po ang ating channel Tayo Files, at pakipindot na rin po yung ating notification bell para po sa iba pang video na ating bibigay para sa inyo. Salamat po. Bye-bye.